lang kayo sa app ng photo room, then pumili kayo ng picture ng gusto nyong i-cut out. So, sobrang dali lang nito, guys. As in, i-click nyo lang yung photos na gusto nyo. Then, boom. Ayan na. Mag-generate na siya ng kusa at yun. Ang linis ng cut out, diba? I-repeat nyo lang, guys, sa mga gusto nyo pang picture na i-cut out. At i-arrange nyo lang. Itaas nyo lang ng konti para mawala yung watermark ni photo room pag in-apply nyo siya mamaya sa CapCut. So, yun nga guys, pumili lang kayo ng mga photos, then magkukusa na siya ma-cut out. Sobrang linis ng cut out niya. As in, ganun lang, repeat nyo lang yung ginawa nyo nung una para makakuha kayo ng mga photos na cut out na, diba? If ever may sobrang na hindi na cut out, pwede nyo naman siyang ayusin sa tools. Click nyo lang yung photos, then maayos nyo siya. I-delete nyo lang yung mga excess na hindi dapat nandiyan sa inyong photos. So, yun. Pagkatapos nyan, guys, punta na kayo sa sa app ng CapCut. Yan. Mag-add lang kayo ng photo na pa-landscape para yung sa whitey na size is makuha natin. So, pagka-add nyo nyan, nyo lang sa background nyo, i-zoom out nyo lang siya. Then, pagka-zoom out nyo, extend nyo yung photos nyo para pag nag-add overlay tayo mamaya, is mas smooth ba. So, yun nga, pagka-add overlay nyo guys, ayan, piliin nyo yung kaninang kinat out nyo gamit yung photo room app. I-click nyo lang, then, pagka-click nyo, lalabas siya dyan sa inyong photos. Ipalaki nyo lang siya guys para mas maganda siyang tignan. Then repeat nyo lang yung procedure guys. Add overlay, then piliin nyo yung kaninang kinat out nyo. Gawin nyo lang yun ng paulit-ulit hanggang sa syempre matapos na yung gusto nyong ilagay na mga pictures, diba? Same procedure lang tayo. Ganun lang kadali yan, guys. At kung gusto niyo na siya magka-size, ilagay niyo muna siya sa baba ng naunang overlay niyo para makita niyo yung sukat niya at matantsa niyo para may pagbatayan kayo. So yun, after niyo niyan, mag-add overlay. So ayan, ganun lang. Pantay-pantayin lang natin siya para mas maganda siyang tignan. Pwede naman yung i-adjust. Kusa lang, i-click nyo lang yung photos, then i-zoom out nyo lang siya ayon dun sa mga naunang photos. Then after that, i-rearrange nyo ulit siya. Kasi yung gawa ko is nagmamadali. Kaya medyo yung arrangement niya hindi ko masyadong nakuha. Pero pwede nyo namang ayusin yan. After na pagkapantay-pantay ng photos nyo, i-arrange nyo siya ayon sa gusto nyong pagkakasunod-sunod ng labas ng photos nyo. Yan. Ilalagay ko na siya dyan. Ibalik na natin siya dyan sa gilid. So, pagsunod-sunod din natin siya para yung labas niya is mas maganda. So, kung nahirapan kayong pumili ng app, so ano talaga to, recommended to. Kasi hanggang 15 minutes lang siya, so maaano nyo yung limit ng ng whitey nyo. Na kung hanggang 10 minutes lang kayo, handyan, maximum hanggang 15 minutes para hindi maboard yung mga manunood sa inyo. So yan na, naayos ko na siya guys. So, after nyan, na-extend ulit natin yung photos kasi kinulang yung, yan, yung kumbaga yung background. So, kung mapapansin nyo, hindi pa siya, nagkasunod-sunod kasi mali yung pagkakalagay, pagkaka-arrange ko ng overlay ko. So, ayusin nyo na lang, guys, para mas magandang tignan. So, pwede naman siyang ilipat-lipat ng pwesto after nyo ma-edit. So, pagpalitin nyo na lang siya ng pwesto para maganda yung presentation niya. Iniklian ko na lang din kasi nga masyadong mahaba yung seconds niya kanina. Parang
makakatulog ka muna bago yung next photos. Yan, pinagpalit ko na yung dalawa. So, okay na tayo dyan, guys. So, maganda na yung pagkakasunod-sunod niya. So, undecided ako sa font. So, yun na nga. So, after nyo yan, na ayos na natin yan, siyempre, mag-a-add text na tayo para mas bongga yung intro natin. So, add text lang, yan, alpha sa Y. Then, yung font niya, font. So, yan. Pwede niyong iba-ibahin yan. Tapos, yung color niya. Parang sa KineMaster din. Pero, mas nadadalian kasi kung gamitin tong CapCut. So, pagkapili niyo, pwede niyo nang lagyan ng animation kung paano niyo siya gustong lumabas dyan. So, yan. Napili ko yung typing 1 na yan para isa-isa siyang letter. Then, add sticker tayo, guys. Yan. Pili lang kayo ng sticker niyo kung anong gusto niyo. So, yan. Siyempre, yung sticker, hindi kasi nababago yung color. Kaya, pumili kayo ng lulutang yung sticker niyo. Kumbaga, kitang-kita ba. So, yan. Pagka napili niyo na yung color, yung sticker na gusto niyo, lagay niyo lang diyan. Then pwede niyo siyang lagyan ng animation. So yan, tantayin niyo lang, guys, kasi pwede niyo nang makita kung kailan siya lalabas, 'di ba? So pagkapili niyo nga ng sticker, lagyan niyo siya ng animation kung paano siya susunod diyan sa name ng Alpha Saway na yan. So yan yung napili kong sticker. Para kitang-kita talaga siya, 'di ba? So yan, guys, tapos na. So i-save niyo na lang. Saglitan lang yung pagkaka-save niyan. Huwag kayong aalis sa ano, sa inyong app. So yan na ang aking finished product. Ayan, para mas maganda, syempre mag-add audio tayo. Yan. Mga ano yan, CPR free ang mga nandiyan dyan sa CapCut. Pumili lang kayo. So, meron na tayo. O, kompleto na. So, yan. Save na natin. Then, check natin sa ating gallery.